Alright, mga anak, mga kaibigan, o kung sino-sino, ang mga makakapanood nito, I am sure na marami yung mga nagtataka bakit wala muna akong mga comments regarding itong ating Christine Dacera case. May mga tao na nagtatanong noong mga previous days, pero hindi ko lang talaga binigyan ng pansin kasi sabi ko, ah, siguro they can really solve that easily. Pero dahil nakikita ko na sobrang napaka-complicated na ang mga pangyayari at marami na ring mga pagbabago, katulad yung mga kung paano nila nilulutasan o kay binibigyan talaga ng solution para talagang makuha kung ano talaga yung mga kailangan i-present, kung sino yung may sala o kung sino yung liable, kung sino yung may responsibility in terms of kung bakit o kaya who's responsible kung bakit namatay, who's responsible kung bakit nagkaganito ang lahat-lahat, saan nagmula, bakit siya namatay, saan nanggaling yung kanyang sakit na na aortic aneurysm or kung ano-ano. So I had to do some research para at least kahit papano naman, kung sakali man na makakatulong, then fine. And if not, then at least I have done my part. Bilang isang tao rin na kailangan i-share din kung ano yung aking ma-share. Para at least kung sakali man na makakatulong, lalong-lalo na doon sa family ng namatay, most especially to the mother, and then I'm sure na it can actually clear kung bakit siya namatay, ano ang ikinamatay niya, or kung sino ang mananagot, or kung sino-sino ang mga dapat managot, okay? And since nasangkot dito ang drugs, dahil nga nabanggit nga ni, kasi the first time I was looking at Gigo, sa kanyang interview with her mother, Claire De La Fuente, nabanggit niya yung about doon sa sinabi ni Rommel sa kanya na nabanggit daw ni Christine Dacera nung siya'y hindi pa namamatay. And she has mentioned about something na parang may nailagay na drink na biglang nag-iba yung lasa yung kanyang iniinom. So meaning to say, we're talking about an illegal drug or substance right here. So yun ang gusto kong talakayin muna. Okay?